Kumusta mga boss? Welcome back na naman sa ating channel na Boss RE TV. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button below and click the notification bell para ma-update ka sa mga next videos ko. Ngayon, pag-usapan natin ang 10 pinakamagandang unggoy sa buong mundo. Ang mga unggoy ay may dalawang uri, ang Old World na unggoy at ang New World na unggoy. Ang mga Old World na unggoy ay katutubo sa Africa at Asia at may kasamang pamilyar na mga species tulad ng langor, makagi at babon. Samantala, ang New World monkeys ay katutubo sa gitna at timog Amerika kasama ang mga mamusel, capuchin at woolly. Ang mga unggoy ng New World ay nagbago mula sa mga Old World matapos ang paglipat mula sa Africa patungong timog Amerika sa isang balsa ng mga halaman sa panahon ng mga Oligocene, mga 23 million hanggang 34 million taon na ang nakalipas. Sa higit sa 216 uri ng mga unggoy, narito ang 10 pinakamagandang unggoy sa buong mundo. Number 1, Fabi. Tinatawag din itong Brown Capuchin. Ang mga primata ng species ay naninirahan sa mga mabundok na rehiyon ng Timog Amerika, sa particular ang Andes. Ang mustard na kayumanggi o kayumangging itim na mga individual ay matatagpuan sa ibang mga lugar. Ang haba ng katawan ng Fabi ay hindi ihigit sa 35 cm. Ang buntot ay halos dalawang bisis na mas mahaba. Ang mga lalaki ay mas malaki kaysa mga babae. Nakakuha ng halos 5 kg na timbang. Ang mga individual na may bigat 6.8 kilo ay paminsan-minsan matatagpuan. Number 2, puting dibdib na kapuchin. Tulad ng mga nauna, matatira ito sa mga lupain ng Timog Amerika. Ang isang puting pisto sa dibdib ng permit ay umaabot sa balika. Ang gusar, tulad ng angkop sa mga kapuchin, ay magaan din. Ang hood at mantol ay kumanding itim. Ang hood ng isang puting dibdib na kapuchin ay bihira umaba sa noo ng isang unggoy. Ang antas kung saan ang maitim na balahibo ay nakatago hindi sa kasarian at ilad ng pronoya. Number 3, Saki Monghi. Sa ibang mga kapuchin, ang haba ng Amerikano ay pari-pariho sa buong katawan. Ang Saki Monghi ay may mas mahabang buhok sa balikat at ulo. Kaya ang hood ni Saki ay nakasabit sa kanyang noo, pinakpan ang kanyang tainga. Ang balahibo sa mukha ng kapuchin ay halos hindi magkakaiba ng kulay sa headdress. Mayroong 8 uri ng kapuchin sa kabuuan. Sa bagong daigdig, ito ang pinakamatalino at pinakamadaling sanay ng mga primata. Madalas lang kumakain ng mga tropical na putas. Paminsan-minsan, lumunguya ng mga rhizome sa nga nakapahalina ng mga insekto. Number 4, Crest Tamarin. Tinatawag nitong pinchy na unggoy. Sa ulo ng plumadya ay isang malakuko na taluktok ng puti. Mahabang buhok. Lumalaki ito mula sa noo hanggang liig. Sa panahon ng kaguluhan, ang crest ay nakatayo. Isang mabait na kalooban ng tamarin ay kininis. Ang sungit na crest tamarin ay hubad sa lugar sa likod ng mga tay. Ang natitirang 20 cm limit ay matatakpan ng mahabang buhok. Puti ito sa dibdib at forelegs, sa likuran, panit, malihang binti at buntot. Malahibo ay mapula-pula at kayumanggi. Number 5, Thai Bald Tamarin. Isang bihirang species na nakatira sa tropiko ng Duracellia. Ang Thai Bald Tamarin ay may ganap na hubad na ulo. Ang mga tainga laban sa background nito ay tila malaki. Ang angular o sukat na hugis ng ulo ay binibigyang diin. Sa likuran niya, dibdib at topaw ay puti. Mahaba ang buhok. Sa likod, yuka, lihan, binti at buntot ng tamarin ay mamulang-ulang kayo magi. Ang piebald tamarin ay bahagyang mas malaki kaysa crest tamarin na tumitimbang ng halos kalahating kilo at umabot sa 28 cm ang haba. Number 6, Usang. Nakatira sa timog ng Sahara. Ito ang hangganan ng saklaw ng mga unggoy. Sa silangang hangganan ng mga tigang, madamong lugar, ang mga usa
ay may puting mga ilong. Ang mga sapi sa kanluranin na species ay may mga itim na ilong. Sa mga katwid, ang paghati ng husar sa dalawang subspecies parehong kasama ang species ng mga pulang unggoy dahil kulay kahil at eskarlapa ang mga ito. Ang mga husar ay may isang payat, may mahabang paa na katawa. Kapag nisi ang unggoy, nakikita ang malakas na matalim na pangil. Ang mahabang buntot ng isang tumadya ay katumbas ng haba ng katawan nito. Ang liat ng hayop ay maabot sa 12.5 na kilo. Number 7, Birding Unggoy. Ang mga kinatawa ng species ay karaniwang sa kanlurang Africa. Mula doon, ang unggoy ay dinala sa West Indies at Caribbean. Ito ay naiba sa likod, corona, buntot. Tulad ng ibang mga unggoy, ang mga birdie ay may mga pouch na mga pisngi. Ang mga ito ay kahawig ng mga hamster. Sa mga pisngi, nagdadala ang mga makagin ng mga supply ng pagkain. Number 8, dilaw na pisngi na Chris Gibbon. Hindi mo masabi sa mga babae ang species na sila ay may dilaw na pisngi. Mas tiyak ang mga babae ay ganat na kahil. Sa mga itim na lalaki, pansin-pansin ang mga pinuntuang pisngi. Kapansin-pansin ang mga kinatawa ng species ay ipinunak na ilaw. Pagkatapos ay magdidilim ng mga kasama. Ngunit sa panahon ng pagbibinata, ang mga babae ngayon ay pabalik sa kanilang mga ugat. Ang mga dilaw na talukpok ng dilaw na pisngi ay nanilirahan sa mga lupain ng Cambodia, Vietnam, Laos. Ang mga primata na nanilirahan sa mga pamilya, ito ay isang tampok ng lahat ng mga gibbon. Bumubuo sila ng mga monogamous na mag-asawa at nakatira kasama ang kanilang mga anak. Number 9, Dwarf Gibbon. Walang mas mabigat kaysa 6 kilo. Ang mga lalaki at babae ay katulad sa laki at kulay. Sa lahat ng edad, ang maunggoy ng species ay itim, bumagsak sa lupa. Ang mga dwarf gibbon ay gumagalaw gamit ang kanilang mga kamay sa litoral. Kung hindi man, mahaba ang mga lengths sa lupa. Minsan, taas ng mga permit ang kanilang mga bisig. Nagamit ang mga ito bilang isang balansa. Ang lahat ng mga gibbon ay lumilipat sa mga puno. Halili, ang muling pag-ayos ng kanilang harapan, ang pamaraan ay tinatawag na brachiation. Number 10, Bonobo. Ito ay tinuturing na pinakamatalinong unggoy sa buong mundo sa mga tuntunin ng mga aktibidad ng mga otak at dinay. Ang mga bonobos ay 94.4% na malapit sa mga tao. Ang pagkatrabaho sa mga chimpanzees, ang mga scientista ay nagturo sa ilang mga individual na kilalanin ang 3,000 ng mga salita. Limang daang mga ito ang ginagamit sa mga primata sa pagsasalita. Ang paglaki ng mga bonobos ay hindi higit sa 115 cm. Ang karaniwang bigat ng isang chimpanzee ay 35 kilo. Ang Amerikana ay tinila na itim. Madilim din ang balat. Ngunit ang mga labi ng bonobos ay rosas. Yun ang 10 uri ng mga unggoy. Sana may natutunan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig sa akin. Mga kwento. Kalimutang pindutin ang subscribe button below at click ang notification bell para ma-update ka sa mga next videos na i-upload ko.